Hi guys, I'm Jom Hizon and welcome to my channel. So this is not a normal vlog na napapanood nyo sa channel ko. It's an update of what's the current situation here in South Korea, especially in Incheon and in Seoul, and kung ano yung sitwasyon namin dito mga Filipinos at iba pang mga nakatira dito since the number of COVID-19 cases here in Korea skyrocketed from the 31st patient to 3,526 as of today, March 1, 10 a.m. So, it's been 12 days since pumalo yung bilang ng COVID-19 dito sa South Korea because of the 31st patient na nagsimba dun sa Shincheonji Church sa Daegu City, 300 kilometers away from Seoul. And since then, 12 days lang, umabot na tayo ng 3,526 as of March 1, 10 a.m. And everything is still under control naman. We know na ginagawa ng gobyerno ng Korea lahat ng makakaya nila para mapigilan yung pagkalat palalo ng virus. Pero syempre hindi rin natin makokontrol yung mga pangyayari ngayon. Currently, sobrang mahal po ng mask dito. One piece is, I think, nagre-range ng 3,000 won or around 120 pesos, mga ganon. And ipapakita ko sa inyo yung sitwasyon sa labas because pupunta po ako ng Seoul ngayon. I'm living in Incheon. And currently, in Incheon, I think there's 5 confirmed patients. In Seoul is mga 65. And all in all, sa Gyeonggi-do, Seoul, and Incheon, because this is the Seoul metropolitan area, is mga siguro 200 patients po ang confirmed dito sa area na to. And 70% of that ay nasa Daegu City and around some parts of Korea, sa Busan, sa Gyeongsangbuk-do province, and sa iba't iba pang lugar. Normal naman ang buhay namin, diretso ang trabaho. Pero tuwing lalabas kami, syempre kailangan namin mag-mask and kailangan magbitbit kami ng sanitizers dahil yun yung basic needs natin pangontra ng virus. And pag-uwi ko ng bahay, naliligo ako kasi syempre hindi natin alam kung nadikitan ba tayo ng virus. Ganun. So ngayon, nandito ako sa aking kwarto at lalabas tayo. Pupunta ako ng Seoul kasi I have some errands to do in Seoul. Even though ayokong lumabas ngayon kasi na delikado rin. Hindi natin masasabi yung pangyayari. But may gagawin kasi ko sa Seoul. First, I need to go to Metro Bank para mag-buy ng PhilHealth. Siyempre, kailangan natin ng insurance. Nag-expire na kasi yung insurance ko sa PhilHealth last December, so I need to renew it. Tapos, kukuhanin ko yung padala ng mother ko from Philippines sa family friend namin na nakatira sa Seoul. So, nagpadala siya ng 100 pieces mask. Sa Pilipinas ay 550 lang per box or 50 pieces yon. Pero pag dito sa Korea ay umaabot siya ng 50,000 won or 4, 8, 4, 16, 20, almost 2,000 pesos yung 50 pieces. Kaya, nagpadala ako sa family friend namin ng mask at may alcohol din doon. At may darating pa tayong 300 pieces next week. Hindi lang sa akin yon, pati doon sa mga kaibigan ko nakatira din dito. Siyempre, kailangan natin ng mask dahil nagkakaubusan na nga talaga dito sa South Korea. So, lalabas tayo ngayon at ipapakita ko sa inyo ang sitwasyon sa labas. Normal pa rin naman ang pamumuhay namin dito. Hindi naman nagkakaubusan ng pagkain sa supermarkets. Ang mahirap lang bilhin ngayon ay ang mask. Sanitizers, meron madami ang sanitizers. Yung mas lang talaga ang problema natin. So, lalabas tayo at papakita ko sa inyo. Tara! Thank you. See you later.
Seoul Station. Ito yung main station na kumukonnect na sa Busan at sa Daegu. And currently, mayroon pa rin namang mga bullet trains at mga normal trains na pumupunta ng Busan at tumitigil pa rin sila sa Daegu. So, ibig sabihin, kung yung mga taga Daegu, kung gusto nila pumunta ng Seoul, pwede pa rin silang pumunta dito. Pero, ina-advise ng gobyerno na hanggat maaari, magstay sila sa bahay. Pati kaming mga nandito sa Incheon at sa Seoul. At kung mapapansin nyo ay hindi ganun parami ang tao ngayon dito sa Seoul Station kumpara dati na madaming nasa waiting area papunta sa Busan at sa iba't ibang part pa ng Korea. Pero as of the moment ay oonti lang. Kung bakit ako nandito, malapit kasi dito yung Metrobank, Seoul. So tara, pumunta tayo doon ngayon at tingnan natin yung sitwasyon sa labas naman. Tara! Guys, I'm now here at Seoul, going to Metrobank in Namdaemun area. It's very unusual to see Seoul na kakaunti yung tao, yung sasakyan. Pero mabuti na yung nag-iingat nila. Kaya lang din ako lumabas niya kasi kailangan kong ayusin itong dapat kong ayusin. Pero maybe after this next week ay kulong na tayo sa bahay. Kasi ay lumulobo na lumulobo yung cases dito sa Korea. Hey guys, so nakapunta na ako ng Metrobank and I'm currently waiting for bus 7011 to Chungjong, no? So doon nakatira yung family friend namin na pagkukuhanan ko ng mga pinadala ni mama. So, hintayin ko lang yung bus at kita-kita tayo doon. Pabalik na kami na subway station. Nakuha ko na yung padala ko. At pupunta tayo ng Ide. Dahil pasaway kami. May naghihintay sa amin dong isang pasyente. Joke. Naghihintay sa amin dong si Kuya Aldrin. At magsasabu-sabu muna kami bago kami magsiuwi. So kailangan pangontra kasi sa coronavirus, kailangan high ka. Kaya kita-kita tayo dun sa Ide, guys. So guys, nandito tayo sa Ide or Iwa University Station. Usually during weekends, makikita niyo madaming tao lumalabas sa train. Pero kami lang halos nito tapos dalawa. Kaya nag-iingat na pala yung mga tao. Dito kami ngayon kasi kakain lang kami ng shabu-shabu tapos uuwi na rin kami mamaya. Let me welcome to you guys, ang 31st patient. Buhay pa. Ito pa siya. Yan ang salaring kung bakit kumalat ang coronavirus dito. Kaya Alvin pa. He's in Iwa din. So we're going out. Now, tanapin namin yung shabu-shabu restaurant dito. Tapos magmumukbang tayo. We're currently here at Ide Road. Bali, papasok-bali kami dun sa university kaso naka-close yung gate ngayon at may mga guards na nagbabantay. Tinanong namin yung information kung pwede kami pumasok kaso hindi daw pwede ngayon dahil sa virus. Picture bali kami dun kasi maganda din yung entrance ng Ide. Isa din yung kaya nga. Isang ano din yun eh, tourist spot din yan dito sa Seoul. Pero bawal daw ngayon kasi ay
me virus. I'm back here in my house at Incheon, guys. Kung nakita niyo yung mga footages ko kanina, it's very unusual talaga sa Seoul na unti-unti ng tao during weekends. At gayon din, yung mga tao nga po ay nakasuot ng kanya-kanya nilang mga mask. Meron lang mga ilan-ilan na hindi. Ang sanitizers ay makikita mo rin everywhere sa public transportation, sa bus, sa subway. Gayon din po, ang mga tourist spots ngayon sa Seoul ay halos nakasara po sila. Yun nga mga guards kanina dun sa Namdaemun ay nakamask din sila. At dumaan din ako kanina, yung bus kasi ay dumaan kanina sa Gwanghwamun at sa City Hall. Ang unti lang din ang tao doon. Pero may napansin ako sa City Hall kanina na may nagrarally pa doon. Sana hindi na lang sila muna pinayagan ng Seoul government na magrally kasi nga isa to sa mga ways ng pagkalat ng virus yung maraming tao. Pero pinagbabawalan talaga ng Korean government na magkaroon ng big gatherings ngayon. Ewan ko lang kung bakit nakapagrally sila doon. Pero wag po kayo mag-alala, especially sa mga pamilya namin sa Pilipinas, dahil hindi naman po kami pinababayaan ng gobyerno dito. Hindi sila nagkukulang na mag-remind araw-araw na magsuot kami ng mask, na i-update kami sa mga cases, confirmed cases dito sa Korea. Even nga po sa mga subways ay at sa bus ay nag-a-announce sila kung ano ang dapat namin gawin. At ganyan din, iniingatan din naman namin yung sarili namin dito kasi syempre wala naman ding gusto na mahawa ng COVID-19, di ba? Ganyan din, ang mga employers din naman namin ay hindi kami pinababayaan. Kaya wag po kayong mag-alala. Even though yung sitwasyon nga namin dito sa Seoul, sa Incheon, ay iba nga doon sa sitwasyon ng nasa Daegu kasi ay 70 or 80% nga ng cases ay nasa Daegu. Pero alam din naman namin na hindi tayo pababayaan ng gobyerno ng Pilipinas. At kung meron mang gagawin ang government ng Pilipinas na gusto nila pauwian yung mga OFWs dito, para lang sa akin siguro ang uunahin nila ay nasa Daegu. Kasi doon nga ay marami rin doon. Almost I think 6,000 Filipinos ang nakatira sa Daegu. Pero ulitin ko po, huwag kayong mag-alala kasi ay everything is under control naman ng Korean government at hindi rin tayo pababayaan ng may kapal sa taas. Hindi naman ito mangyayari kung walang rason. At gayon din po ay lahat naman po na pangyayari ay may katapusan. Wow. Pero totoo lang naman, real talk lang guys. I know, I will maging positive lang tayo, especially dun sa mga kapwa ko Filipinos na nandito sa Korea. Always be positive na matatapos din to. Malapit na rin naman summer at umiinit na rin ngayon. So, maabot na ng 12 degrees ang temperature dito ngayon sa Korea. Medyo umiinit-init na po. Ayun, pray lang tayo at laging maingat guys. Kaya ulitin ko for the third time sa mga pamilya namin sa Pilipinas, wag po kayo mag-alala dahil hindi po namin pababayaan ang sarili namin dito sa Korea. So I hope na nabigyan ko kayo guys ng update kung ano man ang pangyayari dito sa Korea sa COVID-19 epidemic na nangyayari dito. So thank you guys kung pinanood nyo tong video na to. Yun lang po, sa tingin ko ay matagal-tagal na akong lalabas kasi hindi ako lalabas next week talaga. Magkukulong lang muna ako sa kwarto. Lumabas lang talaga ako ngayon kasi nga ay may mga errands akong ginawa. At ganyan din po sa mga kapwa natin Pilipino, hanggat maaari huwag muna tayo lumabas ng bahay. Kung wala naman tayong importanteng gagawin sa labas, lalo na yung mga malalayo ang bahay sa Seoul, kung wala naman kayong gagawin sa Seoul, eh huwag muna kayo bumiyahe. Or kung magpapadala man kayo, meron namang mga online services ng remittance, doon muna kayo magpadala. Okay po? So, thank you for watching this video guys. And I pray and I hope na ma-control na nga po ito, hindi lang dito sa Korea, maging sa lahat, sa buong panig ng mundo na tinamaan ng COVID-19. So, fighting lang tayo guys. Bye-bye. Thank you for watching this video guys. Bye-bye.